Ano ba ang katotohanan doon sa balita na si Chris Newsom daw ay aalis na sa Meralco? Last 2 months dati na nating sinabi yan dahil si Newsom ay may nakikitang reklamo mano sa management. So kung aalis nga siya, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung kailan at bakit. Former Blackwater coach Ariel Wongarja, kinuha ng Atlanta Hawks para maging kasapi nila sa coaching staff. Wow, grabe! Isang NBA coach na pala ang dating coach ng Blackwater. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Siyempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM, Gamezone. Una sa lahat, bakit may mga balibalita na si Chris Newsom daw ay aalis na sa Meralco? Ganito po yan. Bali nung nagsisimula pa lang regular season, si Newsom kasama ng isang player na teammate niya, may mga reklamo pala sa coaching. Bali ito din yung panahon na si Coach Luigi Trillo pa ang tumatay yung coach nila. Ito din yung panahon na sinabi ni Newsom na, "If it ain't broken, don't fix it." Ewan ko kung sinong klarong tinutukoy. Kaya pala may mga rumor na aalis siya sa team na to. Kapansin-pansin din, nung papalapit ng playoffs, parang sunod-sunod na yung paggawa ng play ni consultant ni Nad na siyang tumatayo na nga bilang coach. At dahil dyan, gumaganda na ang record nila at sila lang din po ang nakatalo sa San Miguel ng unang beses sa regular season. At hindi na kumpleto ng San Miguel ang kanilang magiging sweep sana. Kundi ako nagkakamali, si coach ni Nad pa rin ang coach doon. Si Newsom ay may hindi magandang napansin sa coaching staff. Pero nung sininad ng tumayong coach, parang ginanahan siya. Hanggang sa naging motivated siya at nagkampiyon nga sila. Nakuha pa nga niya ang PBA Finals MVP. Ibig sabihin, baka ang rumor noon na aalis siya sa Meralco, bunga lang ng palpak na coaching noon nung hindi pa sininad ang humahawak nito. Ngayon na mukhang satisfied naman si Newsom sa Meralco, aalis pa ba siya dito? Ayon sa Meralco manager, malapit nang mag-expire ang kontrata ni Newsom. At 9 to 10 months na lang natitirang araw niya. Hindi naman maitago ni Newsom noon na gusto rin niyang makaranas na maglaro sa overseas leagues para masubukan naman niya ang level ng competition sa labas. Gusto din niyang lumipat ng ibang team kung saan nandoon ang kanyang mga tinatawag na kapatid at SMB lang nakikita ko na tinutukoy niya. Kung pagbabasihan ang statement ng isang Meralco manager, masaya daw si Chris Newsom sa kinalalagyan niya ngayon. At dahil nga malapit na siya mag-expire, may mga extension na negosasyon ang sinasagawa ng management sa kanya. At habang sa kasagsagan pa ng finals, sinabi na raw nila ito kay Newsom. Kaso hindi pa nila napag-usapan talaga ng maayos. Baka kasi makadistract lang daw ito sa performances niya. Baka kasi mag-isip si Newsom ng mga bagay na hindi naman hawak ng Meralco. Dagdag din ng management, max dilagad ang ibibigay nila. So kung aalis man si Newsom sa Bolts, hindi pa agad mangyayari yan. Sa palagay ko, after ng max deal na yan, saka siya maglalaro sa labas. Medyo matagal-tagal pa pala. Kung kayo kay Newsom, aalis ka ba ng Meralco? Tara, next update! Ang former Blackwater coach na si Ariel Wongarja, kinuha para maging kasapi ng Atlanta Hawks sa NBA Summer League at kapag malaki pang naitulong niya, iaakyat siya sa mismong NBA team. Wow, grabe na yan! Bakit kaya naisip yan ng Hawks? Kasi sa PBA si Coach Ariel, underrated lang. Kumbaga, ang tingin ng mga tao sa kanya, pang Blackwater lang ang lakas niya. Alam niyo kung coach yung labanan, siguro masasabi ko na ka-level siya ni Coach Chito Victolero, yung tipo na mahilig sa fast pace. Minsan pabara-bara pa yung coaching niya. Magaling naman si Coach Ariel, pero yun nga, hirap siyang makausad sa Blackwater. Kasi nga, sobrang weak ng roster, sobrang kawawa ang team, kulela sa star players. Kahit pa si Spoelstra, hindi kayang paliparin ang team dahil mahina sa lahat ng aspeto. Kaya hindi mo mamamalayan talaga kung paano ang coaching niya. Sa pagkakaalam ko, may kakilala ata si Coach Ariel na isa rin sa nagtatrabaho sa Atlanta Hawks. Kaya inimbitahan nito ang kaibigan niya na si Coach Ariel na sumama sa Summer League. Kumbaga, parang si Coach Jimmy Alapag yung style ng pagkakalagay sa kanya dyan sa Atlanta. Hanggang ngayon, active coach pa naman din si Jimmy Alapag sa Sacramento Kings kung saan mas maraming Pinoy nga nakatira sa Sacramento kaya madali nilang nakita si Alapag. Ngayon, July 5, lalarga na si Coach Ariel at ang Summer League ay magsisimula ngayong July 12 at matatapos naman sa 22 ng buwan ng Hulyo din. Isa lang ibig sabihin nito, medyo tinatangkilik na rin ng NBA ang talentong Pinoy, di ba? Good luck sa NBA career mo, Coach Ariel Wongarja.